Hello mga ka-parts, mga ka-viewers, panibagong gabi, panibagong vlog na naman tayo. Welcome back to my channel. At kapag naliligaw ka na sa channel na to or naliligaw ka sa channel na to at hindi ka pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and pakiclick na rin yung notification bell para mag-notify ka kapag may bago akong video i-upload. So ang isi-share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol sa shock absorber front, shock absorber rear ng iyong sasakyan, this pad front at saka brickshoe rear, which is ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa Kia Picanto, which is ang kanyang year model po is 2004 up to 2012 model. So ang i-discuss natin na brand ngayon guys sa shock absorber ay Kayaba guys, or KYB in short, which is gas type siya guys. Okay, so unahin natin yon sa shock absorber front guys sa right side. Ang kanyang part number guys is 332500. Okay, sa right side. Okay, at saka sa left side naman guys, ang kanyang part number guys is 332501. Pasensya na guys kasi nabubuyoy na naman ako, nanggigigil ako sa inyo guys. Okay, kung nakikita mo dyan sa picture na yan guys, yan yung mismo ang itsura ng iyong shock absorber front ng iyong Kia Picanto, which is yung kanyang year model guys is 2004 up to 2012 model. Okay, so ang next guys is yung shock absorber sa likuran guys. Ang kanyang part number guys is 343405. Okay, kung makikita mo dyan sa picture na yan guys, yan yung iyong shock absorber sa likuran guys. Wala siyang kaliwat kanan guys, pwede siyang ikabit sa kaliwa, pwede siyang ikabit sa kanan. Hindi kagaya doon sa harapan guys, mayroon siyang kaliwa at kanan. Okay, so ang next ko yan, ang next na share ko ngayon sa inyo guys ay tungkol sa brake pads or brake shoe na yung sasakyan, which is ang brand na itatakol natin ngayon guys is yung Bindix na brand. Okay, kapag ibang brand kasi guys, iba din yung part number. So sa Bindix front guys or sa this pad front guys, ang kanyang part number guys is DB1755GCT sa Bindix na brand. Okay, paano mo na naman malalaman na palitin na yung iyong disc pad? Siyempre, pa-check nyo doon sa shop kapag manipis na yan guys, or silipin nyo dyan sa gulong ninyo guys, kasi nakikita naman yan kapag disc pad, nakikita yan yung lining niya kapag manipis na siya guys, kailangan mo nang palitan. So wag mong pabuti na mag metal to metal contact na siya guys, kasi magbabaga siya dahil magiinit siya dahil metal to metal contact na siya, at madamage yung rotor disc mo guys. Okay, so ang next guys is yung brake shoe. So ang kanyang part number guys sa Bindix na brand, no, so tingnan nyo lang sa picture guys yung disc pad na yan guys, yan yung itsura pala ng yung disc pad. At saka ang brake shoe naman guys, ang kanyang part number is DS11192 sa Bindix na brand. Okay, paano mo malalaman na sira na rin guys? Simple, ipacheck mo doon sa auto shop. Kapag na-check up nila na manipis na ang iyong brake shoe lining, kailangan mo nang magpalit, kasi kapag mag-metal to metal contact na guys, sisirain yung brake drum nyo guys. So mahal pa naman yung brake drums. Okay, kahit magpaparipis ka lang, magastusan ka na or malalakihan ka pa sa gastos. Okay, so yun na lahat guys, sana may natutunan ka. At kapag hindi ka pa nakapag-subscribe na aking YouTube channel, don't forget to subscribe at pakiclick na rin yung notification bell para updated ka sa susunod kong video. So maraming salamat. Ito po muli, si Nestor Gudin ang nagsasabing, iba ka pag may alam. God bless iting lahat. Bye-bye.